Makikita nga natin ang pagkontra na din ng mga militar sa administrasyon at mismong sila na nga rin ang kumakalaban at naglalabas ng mga ebidensya laban sa Pangulo. Dahil nga sa naging aksyon na ito ng mga kasundaluan ay hindi nga nakapagpigil ang presidente na manggigil at gamitin ang kanyang kapangyarihan para gipitin ang mga militar. Sa kabilang banda naman, muli namang umingay ang pangalang Duterte sapagkat marami na nga ang nagkukumpara at nagsasabing mas maayos pa rin nga ang pamamalakad ni Tatay Digong sapagkat may kitang haraw ng masang Pilipino kung saan napupunta ang pera ng bayan. Marami nga ang gusto nang patalsikin ang kuting ng Norte at ipalit na lamang ang agila sapagkat mas maaasahan nga raw ito at tunay na nagmamalasakit sa bansa at sa masang Pilipino. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang patutok mo sa bago at nagbabagang balita. Ito sa News Bulan. Description box ng ating video, paki-click lang and subscribe. Meron ng salamat sa mga naunang nag-subscribe, 3,000 plus na ang subscriber. Paghahanda ito, in case na mapagurgor ng taga Malacañang ang ating YouTube channel ngayon, edi meron tayong pupuntahan na ibang channel, di ba? Okay. So, atat na ang tao na mapanood ang Paul Buron video. Ako na. Isa na ako nun. Gustong gusto kong mapanood. Eh bakit hindi pa inilalabas? Okay. Nag-isipan ko ano? Pag inilabas yan, talagang magkakaroon ng uproar ng sambayanan. Pag napanood yan ng mga Marcos loyalist na mga nagbubulag-bulagan, I don't know na lang. Tingnan nyo nga si former COMELEC Commissioner Roy Nagwanson. Gusto niya siya ang mag-upload eh, kung mabigyan siya ng kopya. Para makita ng sambayan ng Pilipino. Kasi allegation pa man lang ito, but personally, I believe mayroong Paul Buron video. Kasi ang isa kong matalik na kaibigan, napanood niya sa isang PME graduate. Na galit ang mga PME graduates na nakapanood. So, pag napanood yan ng sambayan ng Pilipino, magkakaroon ng uproar. Uproar, yung mag... how do I term it? Ako, maghuhurimentado ako eh. Hindi yung hurimentado na papatay ng tao. Yung bang mag-isa ako, mag-rally kung punta ako sa Malacañang kung mapanood ko yan. At sabi ng aking source, klaro daw ang muka yung nagpupulburon na may kasamahan. Klaro. Kasi kung hindi klaro ang muka ni Kuting, edi huwag na lang. Eh, sabi niya, klaro eh. O, napanood na ni Sir Jason sa. Kaya hindi na siya excited na mapanood. Ay, nako. So, pag nag-uproar ang taong bayan, manawagan ng resign, alis ka dyan. Mag-people power tree ba yan? O, anong mangyari? Di may change of government. Handa na ba tayo sa change of government? Yung bang planado na ba ang pagpapalit? Ayan, yan na po ang rason bakit hindi pa ina-upload. Hindi pa tayo handa. Okay? May nabasa akong comment dito. Ang ganda ng pagkasulat. Gawis A. Dagim. Parang kapatid na igurot ito ng pangalan eh, Cordillera. Sa aking personal opinion ay,
kung bakit hindi pa inilalabas. Pakinggan nyo ha, napakasimple na. Number one, upload ang pulboron video sa tamang panahon kapag lahat ng plano ay final and ready for execution. So sa ngayon, kung sino man ang may hawak noon, na I believe, nandiyan lang, very powerful, influential ang nakahawak. Kailang kontrolado na ang tanan. I believe plinaplano pa. Hindi inaapura. Ano yung sabi ni Attorney Roque? Sa kanyang blog, na pongsoy experts predicted na may masamang mangyayari kay BBM second quarter of this year. So bakit second quarter? So ito, basing from this opinion na which I agree, January, February, March, planning stage. So plinaplano. Okay, ito. Pag-aralan mabuti ang gagawing plano ng mapayapang pamamaraan sa pagpapatalsik sa nakaupo at sinusuportahan ng nakakarami. It should be mapayapa. Yung hindi magkakagulo. Nung pinatalsik si Erap, walang gulo eh. I can remember 2001, dito ako sa Cagayan de Oro. Lieutenant Colonel ako noon, ang aming commanding general dito sa 4th Division, si General Roy Simato. Tumawag siya. Okay, red alert tayo, sabi niya. Walang alis, stay in camp. May, anong pagtasabi niya ron, may mangyayari sa ating bansa. Just follow the chain of command. Ganon. Just follow the chain of command. So, wala. Ano ba itong mangyayari ito? Ha? And then the following day, yun na. Nag-withdraw na ang support ang AFP-PNP kay ERA. I can vividly remember yung ano. So, bago nag-withdraw ng support ang AFP-PNP, pinag-usapang maigi. Nagkasundo ang AFP at PNP. So, mabuti, General Lacson, ang chief PNP, loyalist ni ERAP, eh, talagang nakadikit. Pagka, ano. So, ano bang klase si Lacson? 71. Si General Reyes Masinyor, 60-something. Masinyo, si General Reyes, 66 ata. At least, nag-uusap sila. I believe, kinumbinsin ni General Reyes at iba pang senior generals noon, si General Lacson, nag-usap. O, Ping, ganito ang sitwasyon, ganito. So, siguro, nagkaroon ng balitaktakan. And finally, pumayag si General Ping Lacson. Kasi kung hindi pumayag si General Ping Lacson, magkakagulo. O, pumayag. O, so si General Lacson sa PNP, kinausap din niya ang kanyang mga commanders down below. Just follow the, ano, sundin niyo ako ganito. O. In the same manner, si General Reyes, sinabihan niya ang mga army commanders, just follow me, just follow me. Kaya tinawagan kami ni General Simato sa 4th Infantry Division, just follow the chain of command. E ang immediate task namin si General Simato, eh di siya ang aming papakinggan. Yung pala, plano na nila na putulin ang chain of command sa presidente. Pinagplanuhan. Ganyan ang nangyari nung People Power 2. Nagplano talaga sila. Kaya, bloodless. Baka ngayon, nag-uusap-usap na sila itong mga PMAers. Salamat! Dahil, ang ganda kasi ng samahan ng mga PMAers. Eh. Nag-uusap-usap ang mayan. Pag hindi nagkasundo ang lahat, huwag muna. So, ayan.
Chief of Staff ng AP, Class 89. Ang PNP, Class 91. Ang Coast Guard, ay PMR din ito, I believe. Nag-uusap-usap yan. Dapat magkasundo itong tatlo. Kasi Coast Guard, marami din sila. Armado din. Oh. So yan, nag-uusap-usap. Kaya huwag po tayong mag-apura. Dapat, pag magbago man ang liderato, walang masasaktan ni isa. Okay? Number three, kailangan ay malinaw at kumpleto ang plano na kung bumaba ang namumuno ay sino-sino ang mga papalit sa lahat ng mga posisyon na dapat palitan. Dire-diretso ko na lang basahin, din magbigay ako ng komenta. Kailangan ay ang mga mamumuno sa pagbuo ng plano ay pinagkakatiwalaan, matatalino, magagaling, maingat, at handang magbuwis para sa bayan. Yan, correct yan. Sisiguraduhin na ang issue ay makakarating sa bawat Pilipino para maihanda sila sa anumang pagpapalit ng liderato sa kanilang sinusuportan sa mapayapang paraan. Paigtingin ang intelligence network merong nakatutok sa palasyo, senado, kongreso at iba pang mahalagang ahensya para malaman kung ano ang kanilang galaw. Ito na, maganda ito. Magkaisa ang lahat, AFP, PNP, PCG, na suportahan ang boses ng taong bayan na withdrawal of support laban sa administrasyon upang walang putukan na mangyayari. Ang PSG ay bantayan maigi ang Malacañang upang mapayapang bababa ang dapat aalis na walang anumang kaguluhang mangyayari para hindi maulit ang ginawa noong 1986 na sinira, niransak, winasak, ninakaw at tinangay ang mga kagamitan sa loob at labas ng Malacañang. Ang galing. Habang kumakalat ang mass withdrawal of support ay ginagawa ang plano ng buong pag-iingat na walang leakage. Lucky Pilipinas. Salamat kapatid. I agree lahat itong plano na itong opinion mo. Hay. So ano? Apurado pa kayong ilabas ang video? Gusto nyo bang magkagulo? Ako hindi. Kasi naranasan ko na yung 1989 na bloodiest kudita. 99 ang patay, tapos sobra 1,000 ang wounded. Ayoko na yun. Again, going back to Captain Dado, pasalamat tayo at my first lieutenant, Dado Enrique, na naging negotiator. Government side, itong si Dado Enrique. Government side siya, hindi siya nagkudita. Siya ang my credibility, siya ang pinapaniwalaan ng mga scout rangers na nagkudita, nag-occupy sa Makati buildings noong 1989, December 1 to 9. Pumasok ang isang Lieutenant Dado Enrique. Kinausap-usap, nag-usap-usap, hanggang nagkasundo. Oh, kung walang Dado Enrique, ay dadanak ang dugo, baka magka-civil war pa tayo. Yan ang kabayanihan ni Captain Dado Enrique. Kaya saludong-saludo ako sa Scout Ranger na yan. At salamat at nasa panig natin siya ng katotohanan. So, pabayaan natin na tapusin muna nila ang plano, lalo na ang pagkakaisa ng men and women in uniform yung nasa active service. Pag hindi sila nagkaisa, hanggat mari, huwag mo nang ilabas ang video. Dahil
Ang palagay ko, ganito ang nangyayari. Yung video na yan, kung sino may hawak. Isa-isa na pinupuntahan ang mga top commanders ng AP, pinapa. O, panoorin mo ito. Example, si General Browner. Yung isang tao na, ano, pwede ba, Obet, just 5 minutes, mag-usap tayo. Panoorin mo yan. Panood ni General Browner. O, ano, susuportahan mo pa ba yung ganyan? So, bahala na si General Browner. Kailan kung ako si General Browner? Hindi pwede. O, sige. Counted ka na? In or out? In! Punta naman kay General. Yan, isa-isahin yan. Isa-isahin. Oh, pag naisa-isa na yung mga top AFP, PNP, Coast Guard Generals, isa-isa, in or out? Ganun lang yun. In. Ah, okay, pag in na, nagkasundo. Yun na po. Para walang gulo. Oh. Tapos, yun naman, transition of power. Sino yung papalit? Dapat ang ipapalit sa mga gabinete, yung masa, hindi katulad mga gabinete ngayon, Boeing, Avalos, mga DNR na, ilan yan? 1.1 billion ang travel niya ng ilang buwan lang. Kaya sirang-sira ang ating bansa dahil sa mga in-appoint. Ang nag-appoint, yung babae sa Malacanang. So, good luck sa Pilipinas. At please lang, mga kaibigan, huwag na kayong mag-apura, lalabas. At... We know that you are the one who is in command. Alam mo, madam, alam naman namin kung gaano galit mo sa mga Pilipino dahil nga dinaya yung asawa mo noong panahon nung tumakbo siya ng vice president. At ikaw talaga ang naubusan ng pera sa maraming bagay. Protest. Uh-huh. Pero madam, may hangganan ang lahat. Okay? At ang masasabi ko lang is kung hindi lang malinis ang puso ko at wala akong concern sa mga anak mo, eh mailalabas din ako. Nako. Eh yung mga anak mo ang madadamay. Pero ayoko yon eh. You know, ako talaga, I don't want, someone is asking me na sila magano. Pero ako kasi, Maharlika, anak is anak eh. They're not included in this. And yung anak pa na yon, hindi siya yung yung nasa position. Actually, namit ko yan dun eh. Namit ko doon, nag-comment na ako tungkol dyan eh. Pero sige, sa ibang episode ko na lang yun gagawin kasi just you and me here. Pero yun nga, and ako kasi concerned ako noon kasi nga ito naman si RJ, no, bati pa kami, kinukwento niya sa akin yung dynamic sa pamilya. And naawa ako doon sa bata. O bata pa yun kasi mas bata naman sa akin. Kasi nga parang siya yung... So, tungkol pa rin yun sa polboron. No comment. Pero the thing is, kung masama akong tao, ginawa ko na yon eh. You know what? And ako talaga is I hope kung may mangyari ngayon, no? Kung may mangyari ngayon sa Pilipinas is huwag na kayong pumayag na ano, maligaw sa Hawaii. Kasi second time huwag sa Hawaii. Ikulong sa, lagyan ng ano. Lagyan natin ng kumunoy sa liga. Sa kumunoy. Hindi ganito ano. Parang ako, just like, I know what happened, I know what these people are doing because sinamang ako ni RJ doon sa Baguio. Okay? Kaso, ang hirap kasi magsalita nun, Inang, because it was already April. It was before May. At nasa Pilipinas ako, at nasa Benguet ako, madam, it's hard to find. That place is very, very hard to find. Na parang, kung gusto mo mailibing, it's a perfect place. Baka doon ka dinala, kasi baka pag nagsalita ka doon, eh, di ba?
Kaso lang, hindi ka nagsalita during that time, kaya nakaligtas ka sa ano, sa bingid ng ano, pangalim. Pero nga, sa sobrang takot ko, ginamit ko yung emergency function ng telepono ko. Kasi yung emergency function ng telepono ko, pag ginanyan mo, isi-send yung exact geo-coordinates mo doon sa emergency contact mo. So sinend mo sa mga friendship kung nasaan ka. Yes. So yung kaya nga sabi ko, ay, ano ba, kung gusto nyo kung magkaroon ng ano, well, ay, alam ko saan kayo mga pwede magtago. So anong ginawa nyo doon sa area na yon nung dinala ka ni Taning doon? It was during the Holy Week. Holy Week gathering. And mm-hmm. Eto ha, Mel, mabait ka sa akin. Mel Robles. Pero kinabahan talaga ako nung sinabi mo to. Nandoon ako sa labas ng iyong cottage. Cottage ba ang tawag dyan? Bahay or bahay. Mm-hmm. Ito ang iyong bahay, cottage or whatever. Andito ang bahay ni Michael Ma. Mm-hmm. Andito ang bahay sana ni RJ Nieto. And then when you go down and turn to the left, that's already the house of Lisa and Bongbong. And then if you go down, kasi ano yan eh, Araneta compound yan eh. Sa tatay yan ni pinamana ata ni Lisa or lolo ni Lisa or whatever. Basta that's it. That's for the family of Araneta. Lisa. Mm-hmm. Mm. So, nung nandun kami na, sa labas kami, nagbi-meeting kami sa labas ng ano ni Mel. Bahay ni Mel. Mm-hmm. Mel, Aboy, nandun ka. Si Aboy, sa DICT, under DICT si Aboy. Yeah. Nandun ka, Aboy, and then nandoon, I cannot remember who they are, but they are from media. Tabloid or whatever. Para media people. I cannot remember their name. And then they were like talking about Vic. Anong pinag-uusapan tungkol kay Vic? Pinag-uusapan kasi nila ni Vic is, eto daw si Vic kasi is parang I can remember is parang ito daw si Vic is nangungumisyon na ata for possible sa ed textbook. Okay. Di lumapit na raw kay sa Vic. Ngayon, of course, hindi po pwede yung ganyan dahil dapat centralize ang kamkaman. Okay. So sabi ni Mel, ito ang eksaktong sinabi ni Mel. I don't really care of what you're gonna do. Mel ang Robles masasabi ng PCSO. Mm. Oh, ang masasabi ko na lang, Mel, is that you should live your life with integrity for the sake of your kids, especially your special child. Mm-hmm. Because they will look back at this moment. Sabi niya sa akin is hindi naman sa hindi tayo magne-negosyo. Mm-hmm. Eh magne-negosyo naman tayo eh. Magne-negosyo, magnanakaw. Magnanakaw sa negosyo. That's the term for kamkaman. So that moment I really felt na ano ba tong pinasok ko? Ano reaction mo? Hindi naman sa so parang inaakusahan si Attorney Vic Rodriguez na wala pa man na nangungumisyon pero ang gusto nila sila yung magninegosyo. Another term of magpangangamkam. So yes, okay lang sana magninegosyo naman tayo. Okay lang sana kung titirahin mo yung isang tao, let's say si Attorney Vic, na dahil mali yung ginawa niya. Ay, mali yan. Hindi dapat ganito kasi ang gagawin natin para sa taong bayan. Kaso, aasikusahan yung isa, sisirain yung isa kasi sila ang magninegosyo, which is, yun yung nangyayari ngayon. O ano pa yung reaksyon nila, Aboy? Anong reaksyon ng mga tao dun during the time na pinag-uusapan nila yung pagninegosyo sa gobyerno, pangangamkam? Well, ewan ko, no? Well, nobody objected, so maybe they are all in it. For sure. So, ang eksena niyan is, ayun na nga, it didn't really feel right. Nandito kasi, hanapin ko pa yun, kasi si Lisa, pag nag-o-organize yan, very organized. Meron siyang listahan, kung anong oras, ang pagkain. Actually, very, very, very good siyang organizer. Mm-hmm.
si Madam Lisa, no? Titingnan ko kung natago ko yung kanyang invitation. So ang ano niyan is wala pala dito no sa. So ang ano niyan is nandoon nga si Michael Ma. So sa itong mga tao na hindi na kwentong barbero, paano ko makikilala si Michael Ma? Ipinakilala sa akin, nagpakilala sa akin kay Michael Ma ay si Lisa Marcos. Wow. Paano niya inintroduce sa'yo si Michael Ma? Ano ang pagkasabi niya? Asan si Sis Michael Ma? Hindi sinabi kung owner of this, ganito, partner, no. Ganyan. Just Michael Ma. Okay. And ayun na nga, no? There are other people there na ayoko naman sabihin dahil I'm pretty sure hindi naman sila, I don't know kung involved sila dito or whatever, but I don't wanna include people collateral damage. Malinis ang aking mind. So ako nandun, tapos it was also the first time that I saw Paul Soriano. Ah, nandun si Paul dun sa meeting na yon. Yeah, because Paul Soriano was discussing the video ng i-release silang video parang before the election day. Ah, before the okay, that's yeah, okay. Yeah, and then we were even talking about kung saan magiging yung meeting de Avance. I even suggested, but hindi na lang sa EDSA. Sabi ko ganyan. Kasi nga, di ba, ang kinakatakot, baka daw dayain, ganyan. So, maging warning shot na kung yung dadayain, kasi ganito kadaming taong pwede mang ano sa inyo pang mandaya. So, that was also my belief, no? Baka dayain, ganyan. I think every one of us, no? Ganun ang belief na yeah, baka dayain namin ito. And then, the final dinner, hindi tama, final dinner yon, buffet. Do you remember inang noong counting, may pinakilala ko sa iyo, sabi ko ito yung pinsan ni. Yeah. Didn't you even wonder kung paano ko nalaman na pinsan niya yon, of how did I meet that person? Ikwento mo ngayon. Because that's where I met him. Doon sa compound. And then we were having dinner. Sandro was there. It was across me. Gusto niyo i-drawing ko pa yung buong compound? Drawing mo yan sa ano sa Congress. Gusto niyo ba ibigay ko yung coordinates? I still have the coordinates, no? Sabi ko, kaya nga ang ano ko, that's the time na I am really already feeling something about Bongbong. Mm-hmm. Ano naramdaman mo? We were at the dinner table and we were discussing something. I don't know how it ended in that moment. Ang bila na lang yung sinabi is, he looked from afar and then he said na, I think we were talking about gold bars or whatever. Parang biruan. Tapos sinabi niya na, the ones they stolen from us. Yung babawiin. Tapos yun ang sabi niya, the ones that they stolen from us. Hindi niya sinabi babawiin, pero yun yung sinabi niya, the ones they stolen from us. And then, Lisa, asked me, oh, you can sit beside Bong. Mm-hmm. So, ito kasi si Bongbong, ito si Lisa, and this is the cousin yung pinakilala ko sa'yo. Mm-hmm. And then, may ano dito, may bakante, upo ka sa tabi ni Bong. Upo siya dito, upo ako dito sa tabi ni Bong. This is Sandro. Sandro, ako, si Bongbong. And then we were talking about policy. Because, anong pag-usapan namin? Okay, doon nga na float yung idea na sovereign wealth fund. And I told them, actually that's a good idea to have a sovereign wealth fund. I even told them na do you know magandang sovereign wealth fund yung sa Alaska Permanent Fund na nakakatanggap ng dividends yung mga tao. I don't know if alam mo yan inang sa Alaska. Yeah. Sa Alaska, yeah. Yeah. And then sabi ko tapos actually ang sabi ko kay Bongbong, kay I don't want to call him president. Sabi ko kay Bongbong doon, sir,
sana sa inyong foreign policy maging katulad kayo ng tatay ninyo. Na very, kung ano itong inutos, that's it. At yung nakikinig kasi, sir, si late Ambassador Encomienda, kakilala ko, he actually vouched for your father. Ang sabi niya sa akin, you know what, the Marcos Senior, he's very good president because he even listens to junior